kapatid kay Cristo. Today is Monday on the third week of Advent. And today we are celebrating the feast day of John of the Cross, a Carmelite saint and a doctor of the church. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay galing sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 1 verses 23 to 27. Si San Juan de la Cruz ay isang pantas at mistiko ng ating simbahan. Ang mistiko ay isang taong nagpalalim ng kanyang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng contemplation or deep thought and prayer. Si Juan ay isang Spaniard at isinilang na isang mahirap lamang at lumaki na hikahos at salat sa buhay. Mayaman ang kanyang tatay, subalit totoo nga pala ang kasabihang love is blind. Dahil sa pag-ibig ni Gonzalo kay Catalina, ang inay ni Juan na isang mahirap lamang, nagpakasal siya kay Catalina, kaya siya'y pinalayas ng kanyang mga magulang, ang Yepes family, at hindi rin siya binigyan ng mana. Sa madaling salita, si Gonzalo ay hindi sanay sa hirap o sa mabigat na trabaho tulad ng pabrika, kaya maaga po siyang namatay noong maliit pa lamang si San Juan. Sa hirap ng buhay, namulat at nahubog si Juan. Sa kanyang kamusmusan, natutunan niya kung ano ang ibig sabihin ng self-sacrificing love, dahil nakita niya ito sa kanyang mga magulang. Kaya ang kanyang mga sayings ay tungkol sa pag-ibig or love, tulad ng "Where there is no love, put love and you will find love. Love is repaid by love alone. In the evening of life, you will be examined in love. When you experience something unpleasant, look at Jesus crucified and be silent." These are all the sentiments formed by his own experience of self-emptying love. Mga kapatid, isang araw, daunong nagkwento si Juan tungkol sa kanyang childhood. Nahulog siya sa isang pond or lawa at meron isang magandang babae ang nangabot ng kanyang kamay upang tulungan siyang may ahon sa tubig. Tinanggihan niya ito at baka kamo madumihan ang kanyang kamay ng isang magandang babae. At simula noon, naging deboto siya ni Mama Mary. Noong siya naging Carmelite o naging pari, hindi siya naging masaya sa Carmel dahil ang nais niya ay yung isang maigpit na prayer life at hindi niya ito naranasan sa Carmelita. Kasi ang alam niya, ang mga Carmelita noon ay nagmula sa buhay ermitanyo, ang ibig sabihin mas marami sanang panahon sa buong isang araw ang igugugol ng mga Carmelita sa kanilang prayer. Subalit hindi, dahil ang mga Carmelita ay naging busy na sa parokya, eskwela at sa iba pang gawain para sa mga tao. Kaya nung nagkita sila ni Teresa of Avila, inumpisahan nila ang reforma na sana'y bumalik ang mga Carmelita sa tinatawag na eremitical life at spirituality. Yung sila noon ay walang yung walang ibang gawin kundi prayer lang at huwag magtrabaho sa schools at parokya, kundi puro prayer lang ang gagawin at mamuhay na simple. Kaya nahati sa dalawa ang Carmelita, ang OCARM original at ang OCD, yung reform na inumpisahan ni Juan at Teresa. Sa ngayon, si San Juan de la Cruz ay kilala ng isang Doctor of Love. Sa panahon ng Advento, si San Juan de la Cruz ay parang si San Juan Bautista na sumisigaw sa ilang "Make straight the way of the Lord." Dahil para kay John of the Cross, our lives can become filled with so many needs, longings and wants, ambitions and plans. Nasa atin na ang lahat ng pangailangan sa buhay, subalit we still feel hungry and thirsty. John of the Cross said, nasa atin na ang kalayaan sa buhay natin, and yet find ourselves enslaved and limited. John of the Cross said, we find ourselves soaring so high in our spiritual adventure, and suddenly find ourselves on a rapid descent and sometimes ending in a fatal crash on the ground of life. Kaya ang advice niya sa atin, on the way to the mountain, nothing, nothing, nothing.
at the top of the mountain, still natin sa kanyang libro, The Ascent of Mount Carmel. Huwag tayong mag-isip ng mas mabuti at mas maganda sa buhay natin dahil sabi niya, God is much greater than all the goods of this earth, much greater than the loftiest of our spiritual experiences, much greater than our mind can conceive. Tinuruan niya tayo sa buhay na yakapin natin ang mga hirap at madilim na karanasan natin, na akala natin na wala nang Diyos sa buhay natin dahil sa dilim ng karanasan natin. Sinabi niya, hanapin natin ang Diyos sa dilim because God is in darkness. And to embrace this darkness is the surest way to find God. So if we have problems, we do not grab anything or whatever that makes us happy because it will only disappoint us and make us feel empty. In short, we look for God in all the wrong places. If we have problems or feel dryness in our spiritual life, St. John invites us to journey within. The Gospel today tells us about the Jewish religious leaders who questioned Jesus' authority to teach in the temple. Then Jesus had engaged a discussion with them, and eventually the Jewish leaders could not answer Jesus' question. The motive behind of their questions are self-centeredness, pride, and envy. That's why they were not open to the truth and were not open to the plan of salvation. In our life, how do we encounter our Lord? Do we listen to Him? God is speaking to us in countless ways, so let us reflect how do we perceive His presence and how do we react to Him. Speak through the daily gospel that we read and heard during the masses. Amen.